の虜になってしまえばきっとこの夏は通じ。Magandang araw, kabayan. Kung kayo'y baguhan sa aking channel, paki-like and subscribe at huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell para ma-notify ko kayo sa lahat ng aking video. May idea ba kayo kung anong klaseng karne yan? Kung saang parts ng bakang makikita yan? Kung wala pa, alamin natin kung saan nanggaling yan. Kung may idea kayo, paki-comment naman doon sa aking comment section kung may idea kayo kung anong klaseng karne yan. Kung wala pa, pag-aaralan natin ngayon. So, abangan nyo. Sisimulan na natin at huwag kayong kukurap. A few moments later. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang silverside steak. So, yan ang ating karne na nanggagaling pa sa New Zealand. Ngayon, siyempre, bubuksan na natin ang plastic at lilinisin natin at tanggalin natin yung mga dugo at pupunasan natin ngayon yan. Para naman malinis at hindi siya yung dugo ay kakapit sa laman. Kasi yan ay chilled na karne. So first, tatanggalin natin ang eye round. So nakikita nyo, yan ay tinatanggal ko na, kabayan. Yun ay eye round steak. Bilog siya. So yun, tinabi ko na. At ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung nasa gilid kasi matigas yun. Kapag ginawa nating steak at hindi natin tinanggal, ang mangyayari ay makunat kasi matigas yun. So, tatanggalin din natin ang mga taba dun sa ibabaw para lean ang dating at saka mas maganda siya tingnan. So, kailangan malinis na malinis ang ibabaw. So, ang may taba lang, kabayan, ay yung nasa ilalim. So, kabayan, ang paghihiwa ng karne, ng silverside o kahit anong karne, dapat salungat sa grano para mabilis siya lutuin at malambot. At saka dito sa amin, ang pag-i-slice is 2 fingers ang pag-display namin sa kapal ng silverside. Pero gayon pa man, depende pa rin sa customer kung ano yung i-request nila. Kasi customer is always right. Tama ba? So, pwede rin siyang gawing regular cubes kung gusto nyo. Pero, mas masarap din siya talagang pang steak kasi may taba siya nandun. Nakita nyo, yun. Yung sa ilalim, yun yung taba. So, lean meat yung nasa itaas. So, talagang masarap siya pang steak kasi matutunaw yung taba dun sa taas. Diba, may kasabihan tayo mga Pilipino. Kahit magluto tayo ng sabaw ng baka, dapat may taba. Kasi mas masarap pag may sibo. O, diba? So, ganon. So, kailangan na siyang kunting design at i-display para magandang tingnan sa customer. At pwede na siyang i-display. So, ngayon, ang gagawin naman natin ay yung eye round. So, kung ang eye round, dapat malinis siya. Yep, eye round kasi siya ay bilog, parang mata. So, dapat malinis din, tatanggalin natin yung buong taba. Dito sa amin, mas priority kasi dito sa amin sa Middle East ay yung lean na karne. Kasi ang mga tao dito ay body conscious. At saka mainit yung lugar, kaya mahahigh blood sila lagi pag lagi silang kumakain ng taba. So, diba? So, dapat lean na lean. So, ganyan, linis na linis. Dapat malinis siya. So, tanggalin natin yung mga taba sa gilid. At ayan na, kung nakikita nyo, ay malinis na siya. So, ganun pa man, ang paghihiwa nito ay ganun pa din. Salungat siya sa grano, pero pabilog. Si 2 fingers din yung kafal. Para siyang, ang labas niyan ay para siyang cube roll.
o ribeye steak ang labas. So, bilog. So, kailangan siyang linisin. Tatriman muna natin yung pinakaharap para pag hiniwa ay bilog na bilog at pantay. So, yan. I-slice natin. Tandahan hanggang maubos natin siyang i-slice na puro bilog. So, yun. So, kung nakikita nyo, yan na yung mga in-slice ko. Marami na yan. So, ipi-prepare natin para sa display area at lalagay natin sa tray para makita ng customer. So, di ba? Fresh na fresh yung paghihiwa ng karne. So, yan. Ayusin natin konti at ilagay sa mga tray para maganda siya tignan. Titriman natin yung mga pangit-pangit sa gilid, di ba? Kumbaga sa atin, kailangan mikapan natin yung isang display para gumanda. So, lahat ng medyo pangit sa gilid, yung mga lawit-lawit, kailangan nating tanggalin. So, dapat siya ay malinis. So, yan, tingnan nyo, tatanggalin natin yan, yung mga yan, yung mga walang kwenta sa gilid, na parang mga scrap. So, dapat naging maayos. So, sana, kabayan, mayroon kayo natutunan sa aking video ngayong araw na ito. At huwag nyo sana kong kalimutan na i-subscribe at i-like ang aking channel sa mga baguhan pa dyan. So, ito na yung ating finished product. So, yan na siya. Nakikita nyo, may mga marbling talaga siya sa gilid. Ayan o, marami. Masarap yan. Pag yun ay natunaw, maganda rin siya na pang-steak. So, yan yung ating finished product. So, the fish. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo uwasa no dreaming ga wasurenai de demo kimochi wa tsutaede shimae wa itsuka kono yume wa samete shimau darou na aoi kage ga yureru machi. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu.